Inamo ni Congressman Arnie Teves si Justice Secretary Boying Remulla na patunayang sa kanya ang mga ginamit na runaway vehicle ng mga sospek sa Degamo murder. May mga patama rin si Teves kay House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. May bagong patutsada si suspended Congressman Arnie Teves Jr. kay Justice Secretary Boying Remulla. Sa bungad pa lang ng kanyang video conference, may pang-asar agad ang kongresista. Kitang-kita naman how fresh my face is, di ba? The freshness of my face and the directness of their faces. So doon mo makikita kung sino ang stress, sino ang hindi. Alam ko naman talaga na dito rin papunta ang pangyayari dahil pag sinungaling talaga, hindi talaga tatagal, mabubuking talaga yan. Si Teves ang isa sa mga itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pero kamakailan, 10 sa mga suspect na unang nagturo sa kanya ang umatras at binawi ang kanilang mga testimonya. Dati pa kinuwestiyon ni Teves ang umano'y pagdidiin sa kanya sa krimen ni Remulla. Kaya hamon niya ngayon sa kalihim, patunayang ginamit talaga ng mga suspect sa Degamo murder ang kanyang helicopter para makatakas. Paano magkasya ang 6 na tao, 5 pasahero plus isang piloto sa isang helicopter na 5-seater na ang modelo ay Bell 505? Paano nagkasya ang 13 or 14 na tao sa isang 9-seater na aircraft? Paulit-ulit niya rin hirit kay Remulla na mag-resign kung mapapatunayang nagsisinungaling ang kalihim. Ang hamon ko sa iyo, kung napatunayan niyo na nag-apply ako ng citizenship sa Timor-Leste, uuwi ako, magpapabaril ako sa Pilipinas. Nanawagan na rin si Teves kay Pangulong Bongbong Marcos na i-assess ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Kasunod ng umano'y pagsisinungaling at pagdidiin sa kanya ni Remulla. Tingnan niya yung mga tauhan niya. Ngayon ang panahon na i-assess ni BBM ang integridad ng tao niya. Kung hindi masagot ni Boying Remulla ang aking pinaka-importanting dalawang tanong, sa tingin ko dapat sibaki na siya ni BBM. Kahapon, sinabi rin ng kampo ni Teves na nakatanggap sila ng impormasyon sa umano'y tangkang panunuhol ng ilang opisyal ng Department of Justice sa sinasabing co-mastermind sa Degamo Slay na si Marvin Miranda. Tingin ni Teves dyan, hindi malayong gagawin nila yon. Dahil syempre, wala na silang natira. Susubukan nila bibilin yung tao. There will be elements who will try to influence. Bukod kay Remulla, nagpatutsada rin si Congressman Teves kay House Speaker Martin Romualdez. Kamakailan, sinabi ni Romualdez na walang personala ng panibagong 60-day suspension kay Teves dahil sa patuloy niyang pag-absent sa Kamara. Bakit masyado kang nandidiin sa aking pag-uwi? Boss Martin, alam ko hindi yon karapat-dapat at hindi yon tama. And I know and I feel it is just being used to pressure me. Sa ngayon, sinusubukan pa rin na News 5 na kunin ang pahayag ni House Speaker Romualdez pero wala pa silang tugon. Habang si Teves nanindigang hindi uuwi ng Pilipinas hanggat walang semblance of fairness na maibibigay sa kanya. Nang matanong naman kung nasa ang bansa ba siya, sagot lang ni Teves, dami nilang tanong, nag-post na lang ako. Sabay pakita na larawang ito na pinost niya sa Facebook. Naka-shades pa siya at tob o damit ng Arabians habang nasa isang mall. Sa June 13 o sa darating na Martes, nakatakdang simula ng DOJ ang preliminary investigation sa reklamo laban kay Teves kaugnay sa pagpaslang kay Governor Degamo. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Sinagot na ni Justice Secretary Boying Remulla ang mga hirit ni Congressman Arnie Teves. Unang bumelta si Remulla sa pahayag ni Teves na nagsisinungaling siya ukol sa umano'y pag-a-apply ni Teves ng citizenship sa Timor-Leste. Hamon din ang kalihim sa kongresista, umuwi at harapin ang mga reklamo laban sa kanya. I don't have to prove anything here. May sampina siya, dapat malaman ng taong bayan. Pinapatawag po siya ng mga alagad ng batas upang magpaliwanag
sa mga krimen na ibinibintang sa kanya sa pagkamatay ng maraming tao. Ito po ang sagot niya. Tinawag din ni Remulla na basura ang aligasyon ni Teves na tinangkang suhula ng mga opisyal sa DOJ ang isa sa mga itinuturong mastermind na si Marvin Miranda. Giit pa ni Remulla, seryosong krimen ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo at walong iba pa. We're talking about the law here. We're not talking about any social media controversy. Hindi ito kwentong social media. Ito po yung kwento ng mga buhay ng tao na pinatay nila. Baka akala niya nagbibiru-biru dito. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.